Hello guys, ay papakita ko po sa inyo yung laman ng aking vending machine. So pinaliktad ko po yung machine ko para makita natin yung wiring niya at yung mga piyesa niya. Kasi yung lagayan ng mga barya is dito banda po. Binaliktad ko lang po siya. So ito po yung mga specs niya, 12 volts power supply, 12 volts 5 ampere, tapos custom board din orange pie with SD card 16 gig, class 10 po ito. Tapos may OS na siya na LPB system with e-loading, then lifetime license na din po siya, then exhaust fan, then USB to LAN. Ang ginawa ko po is yung POE ng compass is nilagay ko na po dito. Included na po ito sa binibili nyo, itong compass EW71. Ayan po, kasama na po yan sa bibilhin nyo po, package na po yan. So ito pong compass EW71 is waterproof, pwede siyang mabasa sa kahit sa labas nyo lang ng bahay ilagay ito. Then isi-set up na po natin to. So pag bumili po kayo ng piece wifi ay may free 2 pieces LAN cable na po ng 10 meters po. Ito po, ito po yung libre nya. So itong compass isi-set up natin, dito natin siya ikakabit sa POE 1. Ito po, dito natin ikakabit sa POE 1. Yan, then ang dulo nito is iaano natin sa POE ng compass, dito natin ikakabit. Yan, ito pin setup niya. Tapos so kailangan pag nag-setup po kayo ng vending machine or pag nag purchase po kayo ng vending machine, kailangan meron na po kayong sariling internet. Dito natin ikakabit yung internet source, dito banda sa orange pie na to. Ayan, ito po yung ano, plug and play lang po yung ano natin. Ito po yung internet ko, then isasaksak po natin dito sa orange pie. Orange pie 1 po ito guys. Ayan, then babaliktarin na natin yung machine. Teka lang, medyo mahirap. Babaliktarin natin yung machine. So, ganun lang pag set up. Ito guys, yung coin slot ko po is naka anti hook po, hindi po yan masusundot. So isasaksak na natin yung plug kasi naka set up na siya. Sobrang dali lang po itong i-operate, sobrang easy lang. Sa mga nagtatanong dyan, 12,000 pesos lang po yung price ng bendo ko, kasama na po yung compass, kasama na po ito compass, tapos dalawang ganito na 10 meters, dalawang LAN cable, then free tarpaulin na po. So yan guys, may kulay green po na ilaw, hindi lang masyadong makita, may kulay green na ilaw, ibig sabihin buting po yung machine nya. So wait natin siya mag-boot. Kapag namatay na yung kulay green na ilaw, ito, ibig sabihin ready na yung machine niya.
So yun, namatay na po yung machine. So pag namatay na yung machine, itong compass is hindi pa to na-configure as AB. So i-configure natin. So hanapin natin tong Wi-Fi SSID nya. I think compass blah 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 yung pangalan nito. Hanapin natin siya sa Wi-Fi. Ayan, ito po yung Wi-Fi nya. Then mag-connect tayo. I-connect natin to. Tapos punta tayo sa 19, nandito yun sa likod ng compass na 192.168.10.1. so enter lang po yan. Then ang password po nito is admin. So pag nabili nyo na po ito guys, hindi nyo na po ito kailangan i-set up. Plug and play lang po ito. Ako lang po yung unang magsi-set up ng ganito. Kasi ako po yung gumawa. So ilalagay natin SSID sa Wi-Fi and e-loading machine. So finish natin, wait natin na mag-configure yung settings niya. Lalabas yung Wi-Fi name na piece of Wi-Fi and a loading machine. So yan, ready na guys. Pwede na tayong mag-connect. So ito, kukonnect natin yung piece of Wi-Fi and a loading machine. Then maray na marami. Medyo matagal siyang mag-connect kasi yun pa lang yung pagka-configure niya. So guys, kapag nag-connect na siya sa machine, automatic mag-direct siya sa portal. Ito po yung ayan, magda-direct siya sa portal. Then hindi pa to activated tong machine na to. So i-activate natin. Ipapakita ko sa inyo kung na-activated na siya mamaya. So insert money lang. So pag nag-click ng insert money, iilaw siya ng kulay green. Ibig sabihin ready na siyang tumanggap ng pera. So itong piso, lagyan natin ng light. Itong piso, hulog natin. Then tinanggap. Ayun, tinanggap siya. Tingnan natin kung nag-credit. Ayan, piso. Then done paying natin. Ganun lang po. So guys, ito. Activated na po yung machine ko. Inactivate ko po siya na hindi ko pinakita kung paano ko inactivate kasi hindi pwedeng makita yung license. So ipapakita ko na lang kung activated na siya. Ayan guys, activated yan kasi may buy load. Tapos pupunta tayo sa 10.0.0.1/admin. Ayan, dito nyo po, kung ikaw po yung may-ari ng machine is dito mo makokontrol lahat. Ito, meron siyang inventory sales, tapos total income. Tapos kung gusto nyo pong makita yung time rates or i-edit yung time rates, magdagdag kayo ng rate.
ng ano, at dito po makikita yun sa timer rates. Then kung gusto niyo magdagdag ng promo, example is 20 pesos one day, i-add lang, kiklik lang natin tong add rates, tapos ilalagay yung peso or number of peso is 20 pesos, then one day, then note to customer, ang ilagay na lang natin is 1 day promo. Yan na lang ilagay natin, then add natin. Yun, na-add na po yung ano, magka-doble-doble. So i-delete natin. Pwede nating i-delete guys yung mga promo. Yan. Dito lang pipindutin sa plus sign, tapos itong 3 tatlong dot, then delete. Delete na lang natin. Yan. Tapos balikan natin, i-add natin. Ulitin natin yung process kasi yan. Ay, sayang hindi ko nalagyan ng, so one day, so lalabas yan doon sa portal natin. Ito po yung portal natin, 10.0. ayan, ito po yung katype nyo. Dito natin i-click yung wifi rates. So lumabas siya, 20 pesos one day. So sa mga nag, ganun lang po kadali gamitin. Tapos dito merong voucher generator, pwede ka magbenta ng voucher. Example, 1 month 300 pesos, kasi hindi naman pwedeng coins lahat eh, huhulog mo 300 pesos. So iba-voucher na lang natin. Then schedule ng restart, kung gusto mong ipahinga yung machine mo, ito reboot. So ito yung schedule, yung tuwing alas 12 ng madaling araw, gawin nating AM to, para tuwing alas 12 ng madaling araw nagre-reboot yung machine mo para ma-refresh yung machine, parang sa computer lang. So next, sa e-loading, ito makikita kung online ba yung server ng mga e-loading natin. So yan. Tsaka by the way guys, ang sales inventory ng e-load is nakabukod po. Nakabukod po siya doon sa ano, sa vendor total sales. Dito nakabukod po yun. So sa free time is, kung gusto mong magpa-free time, sa mga first time users or gusto mong mag-akit ng customer, magpa-free time po kayo. Kayo na lang bahala dito. Tapos save changes lang lagi. Then dito tayo sa speed limiter. Speed limiter is dito mo ma control yung speed limit or bandwidth ng global user at global speed limit at user speed limit. So example, yung kada device is merong, ilagay natin 2 Mbps. So yan, ganyan lang po, save changes. Then ano pa ba? Kaya na lang po mag-explore dito. Kasi yun lang po yung mga basic natin na ituturo. Then so kapag may machine kayo na LPB system, kailangan nyo din ng LPB account. So punta lang kayo dito sa site na to, lpbpisowifi.com. Yan, lpbpisowifi.com. I-log out na natin. For example is magre-register tayo.
Teka lang, maghuhulog lang ako ng oras kasi magta-time na ako. Ayan. Maghuhulog lang ako. So guys, dito is magre-register lang tayo. Since na may account na ako, ready to sign up na ako. So magla-login na lang ako, guys. Kailangan natin tong LPB account na to. So ito po yung Radius server ID natin. Ito yung Radius server ID natin. Then sa e-loading, maraming nagtatanong kung paano gamitin yung e-loading. Kapag may machine ka na, pupunta ka dito sa e-loading. Then unang-una natin gagawin muna is manage product. Bali ilalagay mo sa machine mo yung mga product. Itong mga Unlitex, Viber, COC, yung mga GigaSurf, mga SurfMax. Parang itong lahat na promo load na to or regular load is ilalagay natin sa machine natin. So ang gagawin natin is pindutin tong add all products, tapos itong markup is ito yung patong. For example, 10 pesos po yung binili ng load ni client, may patong siya na 3. Yung default ito is 3, kaya na lang bahala magpatong. Isa pa lalagay natin, 2. So add natin siya. Warning, you have existing products added on. So sa first time na gagawa ng LPB account is ma-add products niya siya, magsa-success siya. Kasi ako naka-add na kasi lahat. So magsa-success po 'yan. So after dito, assign after natin mag-assign ng product sa vendor is pupunta tayo sa LPB wallet kung may laman. So syempre, kapag magtitinda ka ng load, kailangan mo ng load wallet. So ang term dito is LPB wallet. Ayan. 54.25 yung load wallet ko. So ang gagawin ko is kung gusto kong malagyan ng load wallet yung LPB account ko is pupunta lang ako dito sa e-loading, then instant cash in. Then magka-cash in tayo via GCash. Kasi GCash yung pinakamadali, kasi ang processing time niya is instant lang, ibig sabihin mabilis lang. Pwedeng kung may GCash app ka, pwede. Kung malapit ka sa 7-Eleven, pwede. So cash in lang natin to. Example is magka-cash in ako ng 105. Then cash in natin. Then pagka okay dyan, lalabas yung instruction. So una daw, log in to your GCash account, tap send money icon, express send, enter this number, then ikakopy na lang natin tong number na to, then send payment, then punta na tayo sa GCash. Ito po yung GCash. Balik tayo dun sa LPB account. Baka nagtataka kayo kung bakit 105, 100 lang yung i-cash in mo. Meron po yung LPB fee or processing fee po. Yeah. So, punta tayo sa GCash. Send money, tapos express send, then enter lang yung 105. And now, mali. Enter natin yung mobile number pala nung nasa instruction. Then 105. Then
Try na natin mag-send. Yan. So, confirm lang natin. Yun, successfully sent. So, kapag nakapag-send na, tayo, pupunta lang tayo dito sa... I-re-refresh lang natin to. Tapos, titignan natin sa dashboard kung may pumasok na 100. So, ayan. Cash-in completed daw. Cash-in completed na. So, pupunta tayo sa dashboard. So, pupunta tayo sa dashboard. So, ayan. Pumasok na yung 100. Pumasok na siya, guys. So, ganito, guys. Ganito po. Kapag okay na, may load wallet na tayo. So, pwede nang bumili si customer ng load sa machine nyo. So, ganito. Ang gagawin lang ni client is magko-connect lang siya sa wifi. Sa piso wifi loading machine. Tapos pupunta, kapag connected na, is pupunta sa 10.0.0.1 sa portal. Then click lang po itong buy load. Tapos i-type yung number, example yung number ko 0916983063. Yan. Ang number ko po is TM. So, ang regular load, pwede siya sa TM at Globe. Kung TM ka, kung load promo, example, mga registered, ready na, mga ready registered na promo, example, ito, UA10, tapos, yan, mga A20ML, AllNet, TMEC plan, Combo 20, FB10, dyan, dito nyo makikita. Back tayo sa buy load. Yan. So, regular lang. Yan. Mga 13 pesos. So, try natin itong product code 10. Ito. Try natin itong 13 pesos lang. Kasi di ko naman kailangan ng load eh. Yan. Tapos, so, kanina sa markup is 3. Yung markup niya, ang price is 13. 10 pesos na regular load, ang total price is 13 kasi plus 3 yung markup niya. So, pay now tayo. Pay now. Yan. So, insert coins. Mag-i-insert coin na tayo. So, i-insert na natin. Mga 13 coins daw. Or depende, at least total of 13. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kuha tayo ng ano. Andrea. 8 9 10. Ayun, 10 na yung na-insert natin na bills. So dagdagan pa ulit natin. Mag-i-insert ulit ako. 11 12. Yun, 13. So, click natin yung done paying. Then, load has been now processed. Please wait for the confirmation. So, yun. Hintayin na lang natin na dumating yung load. Magte-text yan. Ayun. Nakita nyo, guys. Pumasok na yung load na niload natin. Diba? Ito yun. 0916983 yan, ito yun as of 9:04 AM.
So ganun lang po guys kung paano gamitin. Madali lang po. So kung gusto niyo pong bumili is PM niyo lang po ako. Thank you po.